Nako sa puso ko kayo'y mananatili. Tahan na wag na muna kayong mag-iyakan. Saka na baka hindi ako makarating sa palibaran. Mahirap man pero kinakailangan ko ng lumisan. Baka sakali ang swerte doon ko mararanasan. Siyempre para sa pamilya lahat ay gagawin ko. Mabigyan ng magandang bukas ang panganay at bunso ko. At makapundar man lang kahit isang maliit na negosyo. Upang wala na sa pamilya ang magsakripisyo. Titigilan ko ang bisyo para lang makapag-ipon. Hindi ako matutokso sa iba ay lilingon. Magkakasama din ulit tayo pagdating ng panahon. Magbilang ka lang ng buwan, huwag mong bilangin ang taon. Dito sa gitnang silangan kami ay umakayod. Inilinisan ang lugar na pinasanayan. Dito sa gitnang silangan kami tumatang. Magandang umaga po, magandang tanghali at magandang gabi sa lahat ng sumusubaybay sa ating programa Magic 6 Radio. Huwag po kayong magtaka, hindi po ngayon Friday, ngayon po ay Thursday. Kami po ay nandito para lang po may konting kasagutan sa maraming katanungan na ipinupukol sa atin ngayon para lang po magkaroon ng konting kaliwanagan sa ating mga kapwa OFW. Umuusok po ang inbox ng Polo at ng Magic 6 Radio. So, nandito po at pinilit po namin na makausap ang ating tatay ng Eastern, ang ating pong labor attaché na alam po natin na sobra na ang pagod pero sige pa din po sa pag-aasikaso sa ating mga kapwa OFW. Sir Rox? Okay, isa pong mapagpalang hapon sa lahat mga nanonood dyan, lalong-lalo na sa ating mga kababayan. Ito po ngayon, narito po yung ating butihing tatay sa Eastern Region, ang ating tatay labor attaché Ray De Luz Conferido. At inaanyayahan ko po kayo, if meron pa po kayong mga katanungan, just comment us below para po masagot na po at wala na po yung mga haka-haka or pagdadalawang isip pa. So, it is an honor and privilege po, sir, na nandito po kayo ngayon sa studio para po mabigyan ng kaliwanagan yung ating mga kababayan na naguguluhan yung pag-iisip. Okay po? Isang mapagpalang araw po sa Magic 6 Radio at sa lahat ng mga tiga-subaybay. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na maging panauhin ninyo at maglinaw sa mga concerns ng ating mga kababayan. Pagpasensyahan po ninyo kami. Kami ay nakamaskara. Hindi po kami nang hold up. Pero bahagi po ito ng pag-iingat na inire-require ng pamahalaan ng Kingdom of Saudi Arabia. At ito po ay inoobserbahan din namin upang mapangalagaan ang kaligtasan ng ating mga kasalamuha. So sana po ay matuguno namin at mabigyang linaw at sana naman po ay unawain ninyo ang espesyal na sitwasyon na kinakapalooban po nating lahat sa ngayon. We are not under ordinary times. Ayaw po natin ang mga suliranin pero nasa loob po tayo ng isang malaking hamon na sabi nga ni Ambassador Adnan Alonto, kahit na yung pinakamalalaki at pinakamaunlad na bansa ay nahihirapang lutasin. So sana po maunawaan ninyo na tayo ay nasa kaibang sitwasyon kaya nga kinakailangan ng mas malalim, malinaw na pag-unawa at pagiging masunurin sa mga patakaran para sa ating sariling kaligtasan. Unang-una po, itatanong po natin sa ating labor attaché. Marami kasing nagtatanong at nagsasabi na paano ang gagawin namin, mamamatay ba kami sa gutom dito sa Eastern? Exaggerated question. Pero kailangan po nating sagutin. Ang sinasabi po namin ay papayag ba ang ating gobyerno na mamatay kayo sa gutom dito? Hindi naman sila pinababayaan. So, Labat, ano po ba yung masasabi nyo sa mga ganitong question or hinaing ng ating mga kapwa OFW? Meron po akong isang post na nilagay sa aking sariling Facebook page. Sa panahon po ng krisis na ganito ay talagang una dapat nating unawain na ito ay panahon ng pagtitiis, ng pagsisakripisyo, ng pagtutulungan,
ng pagiging totoo, and I will emphasize that, pagiging totoo at pagkikipagkapwa-tao, no? So far po yung mga napuntahan naming mga lugar kung saan nakapagbigay kami ng kaunting tulong, wala naman po akong nakitang butot balat na kagaya ng mga kababayan na nastiga Yemen. Yung iba mas matataba pa sa akin, malulusog, napakaganda ng mga ngiti. So pag tinikman po natin yung scientific at physical evidence, wala naman po sigurong nandoon sa ganong kalagayan. Pero bagamat ganun po ang sitwasyon, ay dahilan sa mga tawag sa atin ay pilit tayong tumugon. Kaya gusto ko rin ang linawin kung ano yung sitwasyon ng pinansya o resources ng ating opisina at yung mga hakbang na ginagawa natin upang sa gayon ay masiguro yung kaligtasan at pagtugon sa at least basic na pangangailangan ng ating mga kababayan at paano lulutasin yung mga iba pang problemang hinahain nila, no? Gusto ko sanang i-emphasize, these are not ordinary times, no? May mga kababayan po sa amin, lumalapit, tumatawag, sinasabi, hindi po binabayaran ng tama yung aming sweldo, hindi po buo, yung iba kalahati, yung iba one-third lamang, yung iba talagang nilagay sila sa no work, no pay. Ano po ba ang gagawin namin sa ganong sitwasyon? Ang amin pong payo, ngayon po ay naka-lockdown ang Ministry of Labor and Social Development ng Saudi Arabia mismo. So hindi po ito ang panahon ng paghahain ng kaso sapagkat walang mag-aatindi sa kanila. At kapag hindi po sumang-ayon yung employer, kung kami dati iniimbitahan namin yung mga yan at medyo meron silang takot na kapag inatawag namin at sinabi namin gawin yung kanilang nararapat na katungkulan sang-ayon sa kontrata, madalas sumusunod sila ng kaagad dahil natatakot silang matanggalan ng accreditation, masuspindi ang lisensya, o kaya hindi mapapasok yung hinihingi nilang mga additional workers. Sa ngayon po ay wala yung ganong sitwasyon kasi ang katwiran nila, ano ba kung masuspindi kami ngayon, wala naman talagang pumapasok na worker. So wala pong ganong leverage. Ang may leverage po sana ay yung gobyerno ng Saudi Arabia. Pero dahil naka-lockdown po yung gobyerno ng Saudi Arabia, ay wala rin pong agad-agad na makakatugon sa ganong problema. Kaya po ang payo namin, unahin muna yung survival, sabi ko nga, life before livelihood. Saka na natin pag-usapan muna yung livelihood kapag na-secure natin ang inyong buhay. So ano pong ginagawa namin tungkol sa pag-secure ng inyong buhay? Kanina po nagbakasakali kami kahit na wala akong appointment doon sa regional director o director general ng Ministry of Labor of the Eastern Region. Kahapon po, sumulat ako sa kanya ng 2 beses. Nung una, nireport ko lamang yung hiling at napakaraming tawag ng ating mga kababayan na humihingi ng ayuda para sa pagkain. Pangalawa po, nung may mga nagre-report pa rin sa akin, actually gumawa po ako ng sulat sa mga employers na pinapashare ko na doon ay naghihingi tayo ng tulong sa kanila bilang kapatid na may pananampalataya sa iisang Diyos. Sinabi namin na sana'y huwag nilang kalimutan yung kanilang katungkulan na pangalagaan ng kanilang mga manggagawa at kung gawin nila yung kanilang katungkulan ay pagpapalain sila ng ating Panginoon. Meron daw pong iba, ini-ignore yun. Kaya sumulat na ako dun sa Director General ng 2 beses at dun sa pangalawang sabi ko, i-report po namin sa inyo kung sino yung mga employers na yan na hindi tumutugon sa kanilang responsibilidad. At kahapon yung sulat, kanina nga pinuntahan ko, nagbakasakali ako kahit na alam kong lockdown, bakasakali na nandoon. Nagkataon, nandoon nga pala yung Deputy Director General, si Deputy Director General Atras, at pinaliwanag ko ang sitwasyon. Ang sabi niya sa akin, alam niya nakatungkulan na suportahan ng mga employers yung basic needs ng ating mga kababayan at ng iba pang mga migrant workers. At ang sabi niya sa akin, ipadala ko ng malinaw yung listahan in Arabic nung kung sino yung employer na yon, at siya mismo ay tatawag dun sa mga employer na yon para utusan o paalalahanan sila na gampanan nila yung kanilang katungkulan. Ngayon,
Sa totoo po, pagdating sa finances, pasensya na kayo, hindi na kayo nagtatanong, pero didiretsuhin ko na. No? Nabalitaan po ng maraming kababayan natin at ito ay isang paboritong tanong nila. Ano na yung nangyari doon sa $200 na ipinangako ng ating mahal na kalihim, Secretary Bello? Napakaaga po ni Secretary Bello na minungkahi yun sa ating pamahalaan dahil alam nga niya yung pwedeng mangyaring kahirapan. Kaya lang po, ang problema ay naka-lockdown ang mga bangko rito sa, may partial lockdown ng mga bangko rito sa Kingdom of Saudi Arabia. So, yung pondo na dapat nilang ipadala ay hindi pa po naipapadala. So, malinaw po sana yon, hindi pa po naipapadala. Kaya wala po kami pwedeng i-distribute kung wala pa sa amin ang pondo. At yun po ay hindi kagustuhan ng ating mahal na kalihim kung hindi dahilan sa sitwasyon na umiiral sa Saudi Arabia. Utos po yun ng kanilang gobyerno, so partially lockdown yung mga bangko. Ang dalawa pa pong konsiderasyon na pwede ninyong isaalang-alang ay pangalawa, suspendido po ang public transportation dito sa Saudi Arabia. Yes. So, assuming na maipadala po yung pera, ay paano po makakapunta? Ang aming pong opisina ngayon ay sa Riyadh. Paano po makakapunta yung mga tiga Eastern Region sa Riyadh? Hindi po namin kagustuhan na ang aming opisina ay nasa Riyadh. Yun po ay ni-require din ng Ministry of Foreign Affairs ng Saudi Arabia. Pangatlong konsiderasyon po, dahilan nga sa lockdown na umiiral at patakaran ng gobyerno, bawal pong mag-congregate o magsama-sama ang maraming tao. Kaya nga po sa Eastern Region ay sinuspindi yung Embassy on Wheels sa kasalukuyan dahilan dito sa COVID crisis. At maging dun po sa Riyadh ay dun sa diplomatic quarters ay binawasan nila yung klase ng transaksyon na po pwedeng anong tawag dito, i-entertain yung talagang mga emergency lamang cases bilang pag-iingat. Eh, baka sabihin po ng ating mga kababayan, ang aarte naman ng mga diplomats na yan, ayaw nilang lang yatang magtrabaho. Kaninang umaga po ako yung paggising ko at pagbukas ko ng aking telepono at alamin ang mga huling balita, messages sa iba't ibang panig ng mundo, muntik na po akong bumagsak muli. Ano? Kasi ang unang balita po, yung ating embahador sa Lebanon, si Bernie Catalia, na dati ko pong tauhan, division chief ko yun nung araw, halos magkaedad kami, we are in our early 60s, ay tinamaan ng COVID-19 at sa kasamaang palad ay binawian ng buhay. So, ibig pong sabihin yan, lahat tayo vulnerable. Yes, walang exemption. Opo, kaya po pagka kami umiikot sa inyo at nagdadala ng kaunting tulong, hindi po ibig sabihin yan ay mga superhuman kami na hindi pwedeng tamaan. So, kaya kung maaari po, unawain natin na wag sana namin ninyong ipilit gawin sa amin unless absolutely necessary. Wag po sana kayong humingi sa amin kung ang layo ninyo lang ay mag-ipon o mag-imbak ng para sa mga ilang araw pa. Unang-una nga po, ang pangunahing may responsibilidad niyan, hindi po yung gobyerno ng Pilipinas. Yun pong mga employers ninyo. Yung ibang employers po, pagka nagpadala naman kami, na pinagagalitan kami at sinasabi sa amin na iniinsulto nyo naman kami. Ano ba ang tingin ninyo? Pababayaan ba namin yung mga yan? Yeah. Ha? So, maaaring hindi nababayaran ng buo yung sweldo, pero yung basic na pangangailangan ay pinuprovide naman daw po nila. Yeah. So, kung talaga pong kailangan nyo lang, alam nyo naman siguro yung talagang kailangan. Hanggat maaari po, wag kayong humingi ng tulong. Kasi, paano ko pong nalalaman na hindi talagang kailangan? Kasi po, yung mga tumatawag sa amin na madalas, ang sinasabi, nabalitaan ko po, namumudmud kayo ng relief. So, ang ibig kong sabihin ay hindi sa kanilang kusang kaalaman, yes, o pangangailangan, kung hindi may nabalitaan lang. Eh ngayon naman, napakadali talagang makibalita because of social media.
Tapos ang mga katwiran, bakit naman po sila nabagyan? Bakit po kami hindi? So, tatapatin ko po kayo. Yung pong naipamigay namin sa SOPAR ay dalawa po ang pinanggalingan. Yung pong pondo na yon ay nakalaan para dun sa mga nasa shelters natin. Meron po tayong mahigit na 100 na nakashelter sa Riyadh at dito sa Alcobar. At yun po ang budget ay para sa kanila. So, tinitipid po namin yon, o yung nakalaan para sa kanila, binabawasan muna namin para maiparating dun sa inaakala naming talagang nangangailangan. Dun sa mga may kaso na dependent, ano po? Kasi po yung mga may kaso na talagang tinanggal, hindi yeah. po yung nilagay lang sa no work, no pay. Hmm. Yung talagang tinanggal, doon po nakalaan yung pondo na yon. So ngayon po, binabawasan natin muna yan at yan ang pinamimigay natin. Kaya nga, inilagay ko rin sa isang Facebook post ko kahapon, ang talagang obligasyon po namin na pakainin ay yung nasa shelter. Okay? Yung nasa labas po ng shelter, obligasyon po yun ng mga employers. Yes. So, pero ngayon po, dahil nga sa sitwasyong yan, kumbaga, sakripisyo muna tayo sa mga nasa shelter, bawasan natin, bigay natin dun sa mga higit na nangangailangan. So, wala pong special fund so far para dyan. Si Secretary Bello po ay nag-aproba rin ng additional na fund para nga dito sa COVID nito. Pero again, kagaya po nung $200, hindi po yun dumarating. So, yan po yung kagipitan na dinaranas. Kaya po yung kahit mga sariling tao namin ay kumbaga yung kanilang sweldo sa nakakahiyaman pong sabihin, delayed din at personal na pera namin ang ginagamit para may pantawid gutom din sila. So, yan po. Kaya ko yung sinasabing, bakit po yung mga ibang employers wala daw pang-suporta? Yes. Sabi ko, hindi naman po siguro kapanipaniwala dahil a few weeks back, kumikita yung kumpanya nila. Yes. So, hindi naman siguro totoo na all of a sudden, wala na silang pondo. Maaring nababawasan ang kita nila sa ngayon, pero meron pa naman sigurong pambili ng pagkain yung mga yon. So kung maaari po, wag naman natin silang palusutin ng ganun-ganun na lamang. Ito po yung panahon na hindi naman makipag-away. Pero kung marunong po kayong magpaawa sa amin, minsan masakit na masakit ang dibdib ko, kapatid Roch, no? Yes. Sa totoo lang, pumipintig na yung kaliwan dibdib ko. Kasi pag nagsalita sa ating mga kababayan, sabi, maawa na po kayo sa amin. Para bang kami ang walang awa sa kanila. No? Maawa na po kayo sa amin. Sabi ko, sana po yung sinasabi ninyong maawa po kayo sa amin, sa sabihin ninyo sa mga employers ninyo. Yes. Dahil kayo ang nagbigay ng kita sa kanila sa mahabang panahon. Tama po. At ito po yung panahon na huwag po ninyong basta na lang tanggapin na pag sinabi nilang, sorry, wala kaming kita ngayon, hindi namin kayo bibigyan. Doon po ninyo gamitin sana yung katwiran ninyo na kayo po'y maawa sa amin dahil kami naman ay pinagkakitaan ninyo sa mahabang panahon. Pasensya na po kung napakarami kong sinasabi. Yes. Hindi, actually, natutuwa nga po. Nagiging emotional po ako sa totoo lang. Grabe. Yun nga po yung maganda doon kasi nga, syempre, si Labat yung mas nakakaalam. So, nag-iisip nga kami kung ano yung itatanong namin dahil iniiwasan din namin magtanong ng medyo masyadong yung kasing mga tanong ng ating mga kababayan, minsan hindi nila naiintindihan kung ano yung ginagawa ng polo. Akala nila ay nakaupo lang sa opisina at ang sabi nga, di po ba ay pa-cellphone. So, nililinaw lang po namin. Sana po maintindihan ninyo na hindi po sila nakaupo lang. Kanina po ay gumawa uli ako gusto ko lang maintindihan nila, no. Baka akala po nila ay napakarami namin dito. Mahigit po tayong 200,000 Pilipino dito sa Eastern Region. Gumawa po siguro kayo ng konting arithmetic o division, no. Meron pong mahigit tayong 200,000. Lahat kami po kasama ng aming mga local hires ay 14. Oho. Okay. At so far po, ang alam lang nilang telepono ay yung hotline at saka yung telephone number ko.
eh, magdamag po halos yan, tawagan ng tawagan. Tao lang po ako, kailangan ko rin pong matulog. At ako po'y senior citizen. So kung sinusubaybayan po ninyo yung risk factor sa COVID-19, ang pinakamarami pong namamatay ay bukod dun sa mga frontline na doktor at nurses, yung pong mga senior citizen na kagaya ko. So tawag po ng tawag, kaya ang sabi ko, ilabas natin yung ating lahat ng number, at kung maaari po, huwag kayong tumawag kasi napaka-primitive pong technology ng pagtawag. Kasi habang tinatawagan niyo po yung telepono at sinasagot namin kayo at marami pa ron ay dumadaing lamang, hindi po masasagot yung iba. Kaya ang pakiusap ko po, messaging lang. At sinabi ko ron, may apat na impormasyon lang po akong hinihingi sa inyo. Una, ano po yung buong pangalan ninyo sangayon sa passport ninyo. Pangalawa, dun sa number one na yun din, kasama yung ikama number ikama ninyo. Number two, sino po ang inyong company at ano, yung buong pangalan ng kumpanya, kasi check-checkin po yun sa sistema ng Ministry of Labor, at saka yung address niya para madali pong hanapin. Pangatlo, sino po yung inyong employer, yung buong pangalan ng employer at yung contact number. Pang-apat, ano yung inyong request o concern. Huwag po kayong immediately maghintay ng sagot kasi halimbawa, naghihingi po kayo ng pangkain. Hindi po pag nag-message kayo ngayon, after 30 minutes, madadalhan na namin kayo. Meron po kaming apat na sasakyan na nagagamit. Alam naman po ninyo kung gaano kalawak ang Eastern Region. Hindi po namin kayo lahat mapupuntahan. At dahil nga po, nabanggit ko kanina yung kinukuha lang namin sa, natitipid namin sa regular funds yung binibigay. Ang pangalawa pa palang pinagkukunan ay yung mga tulong ng ating mga kababayan at mga kumpanya na medyo mas na mabuti yung dating kalagayan. So, yes. Kagaya, pwede bang magbanggit? Hindi naman siguro to commercial. Ano? Oh, wala. The other Friday, si Tito Ron's restaurant, sabi niya sa akin, labat, kesa mabulok yung aming pagkain at wala namang ginagawa yung aking mga chef, paluluto ko yung hindi namin maibebenta at ipapakain natin dun sa inyong mga nangangailangan sa shelter. So, tinawagan din ako ni Mistress ng DSWD. Sabi niya, meron kami ritong anong tawag dito, pack of goods po pwede kong ibigay sa inyo. So, yes. Yun. Tapos yung Jollibee, tumawag rin sa akin. Meron kaming ilang pansit dito at dry goods, pwede nating i-distribute. Yes. Tapos yung Pinasahi. Yes. Pinasahi. Oh. Tapos yung CWWSA, Pag-asa Group. Yes. Nangilak din sila ng kanilang mga pangtulong. Goods. Yes. At yun po ang yung ipinantulong namin kahapon. So hindi po lahat 'yan ang gagaling sa salapi o pondo ng gobyerno, kundi sa mga kababayan din natin nagmamalasakit. And therefore, tipirin po natin ng husto hanggat maaari. Hindi siya pesta. Hindi po, hindi po. At ang irony nga nito, minsan nagtatampo sa akin yung mga staff ko. Kasi naghatid kami nung isang araw sa Alhasa, ako yung driver. Kayo gutom. Hindi po, nananghali po ako alas 10 ng gabi. Tanghalian pa yun. Tanghalian po yun. Oh. At mapapansin po sa mga pinopost na namin ng mga ano, mga pictures, hindi nyo naman ako halos makikita ron eh. Oh. So ayoko pong magpakilala at magpakita, driver lang po ako. Oh, kasi ay ayaw nga po natin sana na gawing parang piyesta. Yes. O kasi iba pag nalaman agad na yung labat ang nando doon, labor attaché, hatakin ka at gusto makipag-selfie. Ayoko po sanang ganun ang maging sitwasyon, kung hindi talagang mapuntahan lang natin yung lubos na nangangailangan. So, tama po. Nakakatuwa, Sister Amira, Brother Roach, doon yes. Sa yung isang nabigyan namin. Ano siya? Sabi niya, nag-message sa akin, maraming salamat po sa inyong biyayang itinulong sa amin. Meron po kaming kababayan na nakilala na malapit sa amin na talagang walang-wala po. Ibinahagi po namin yung inyong ibinigay. Thank God. So, yung po sana ang attitude na makita natin na
huwag maging makasarili kung hindi tumulong pa. Eh, balita ko mamaya, tutulong pa rin kayo din naman ng Magic 6 Radio. So, meron pa parating pa. Nagpapasalamat na po ako ng in advance. So, labat may nagpapatanong po dito, ewan ko kung na napapanahon ba tong question na to. Paano po yung meron ng exit na naipit lang po sa lockdown? Ano po ang plan ng Eastern? I-message po ninyo kami. Dahil kanina, bago ako pumunta sa Ministry of Labor, galing po ako sa SWA, galing din po ako sa Jawasat. Siguro nabasa naman ninyo sa Saudi Gazette na ang Ministry of Labor po ay merong initiative na anong tawag dito, yung mga may exit visa at yung mga may expired contract, kung maaari ay matulungan na makabalik sa kanilang bansa dahil nga sa umiiral na sitwasyon. Ang ating pong pamahalaan ay nakikipag-usap sa gobyerno ng Saudi kung pwedeng magkaroon ng mercy flight at makagawa ng special arrangement para dun sa mga nasa ganyang sitwasyon. Wala pa pong kasiguruhan kasi nga naka-lockdown ng mga airport at ang mga eroplano ay ganun din. Pero hindi po tumitigil ang inyong embahada, si Ambassador Adnan Alonto, ang ating team captain, si Labat na Sir Mustafa sa Riyadh. Nakikipag-usap po sila sa mga otoridad dito at sa ating pamahalaan kay mahal na kalihim Secretary Bello na kung maaari ay humanap ng pondo para sa bagay na ito. Maganda po sana kung kagaya ng ginawa ng Kuwait na sila mismo ang gumastos para sa eroplano. Pero kung hindi po yun gagawin ng Saudi Arabia, alam naman po ang gobyerno at ang ating Pangulo, hindi po yan matitiis ang mga OFW. Kung may paraan at may paraan lang din, gagawa niya ng paraan para mabawasan, maibsan yung mga problema. So tinitingnan po namin yan, kasama ng mga nasa shelter natin na walang mga kaso, kung maaari po ay mapauwi na sila sa lalong madaling panahon. Kaya lamang, kung yan po ay maging tagumpay, ang susunod na problema naman, magko-cooperate po sana kayo dahil pagdating ninyo sa Pilipinas, may mga quarantine procedures yan. Dahil pagka kayo'y kumalat-kalat, alam nyo naman po, mas marami na ang kaso ng COVID sa Pilipinas kesa dito sa Saudi. Marami, yes. So, wag sana naman tayong magdala ng problema sa ating sariling bayan. Yes. So, kahit po hindi ninyo nakikita ng yung serbisyo ng embahada, sa araw-araw dahilan nga sa sitwasyong ito, hindi po ibig sabihin yan ay nakatunga nga lang ang embahada. Marami pong mga inisyatiba na ginagawa para po maibsan ang problema ng ating mga kababayan. So yun po, isang paglilinaw po. Wala pong sinasabi na ang mga Pilipino na gustong umuwi ay pwede na pong umuwi. Hmm. Yung pong mga may kaso, syempre hindi yan makakauwi kahit na po sabihin na meron ng plano or magbigay ng pagpayag ang ating hari or ang ating gobyerno na pauwiin sila. Pero syempre, di po ba yun ay case-to-case basis? Tama po, may proseso. Kasi kanina nung kausap ko yung head po ng Jawasat tungkol dyan, sabi ko kahit ba sabihin ng hari kung sakasakali na ganyan, sabi nila, ginagalang po namin ang custodian ng Two Holy Mosque, pero alam naman po ninyo dahil tayo ay nasa pamahalaan na kahit sabihin niya yon ay meron pa rin prosesong pagdadaanan. Yes, meron din pong nagpapatanong patungkol naman ito sa yung sa taga Katif. Kasi may lockdown nga sa Katif at marami tayong mga kababayan doon na talagang humihingi talaga sila ng tulong sa polo, sa embahada. Ano po yung magiging procedure doon? Yung sa Katip po, meron tayong mga community leaders doon. Ewan ko kung pwede kong banggitin yung mga pangalan. Meron tayong organization doon, yung Kiapo, di ba? Yung Katip, yes. Association for the Advancement and Integration of OFWs. Di ba? Nagkataon po, yung isa sa community leader doon, yung kanyang employer, kung di ako nagkakamali, ay vice mayor o chairman ng local government council. Kaya tinawagan po namin yun at sinabi namin na eto yung sitwasyon ng Pilipino, hindi naman po kami makapasok, pwede bang pakitulungan sila. Kaya ang sabi niya sa amin, makikipag-ugnayan siya doon sa mga community leaders doon at kung talagang may pangangailangan, ay tutulong siya.
Tapos sabi ko sa kanila, total mukhang mas kakaunti yung cases sa Katip kaysa sa Damam, no? Sa Madina, sa Mecca, Makkah. Baka naman pwedeng humingi sila ng special permission. Yes, at nabanggit ko rin yung kay Ambassador kung pwedeng humingi ng special permission na makapasok doon. Siguro yun pong nasa sa Katip, kung pwede pong i-message ninyo sa amin yung talagang absolutely nangangailangan ng suporta, para malaman namin kung may substantial number na hindi kayang lutasin nung hinihinga natin ng tulong doon. At yun naman pong mga may employer dyan, lalo na yung mga beauticians. Alam ko maraming beautician dyan sa Katip. Ewan ko, kilala nyo si Hannah. I think si Hannah ay na-lockdown. Na-lockout pala, lang, hindi lockdown. Na-lockout siya, galing siya ng Pilipinas. So sabi ko sa kanya, pwede bang tawagan mo yung mga employers mo ron, yung mga foreign recruitment agencies na nakabase ron, at tingnan natin ng tulong. Kasi itong panahon na ito, hindi na kailangan yung magmataas ka pa na ikaw ay diplomat o ano. Ang importante, matugunan yung mga pangangailangan. So nag-request po tayong ganun. So tingnan po natin. Sabi ko nga, yung pinangako sa akin ni Deputy Director General, tingnan muna natin kung anong magiging bunga ng hakbang, para naman mailagay sa tama ang pag-handle ng problema. Kasi ang aking assertion, number one, ang may responsibilidad sa kanila, employer. O foreign recruitment agencies, kung may relevant sila. Kasi karamihan ng may foreign recruitment agencies ay mga domestic workers. Yes. Pero yung skilled workers, yung Philippine agent ang diretsong kausap nila. At pangatlo, yung mga local governments. Mm. Kagaya rin sa atin sa Pilipinas, yung mga barangay, yung mga town officials, tayo naman nung maayos ang sitwasyon, nagpakitang gilas din naman tayo rito, di ba? Nagkaroon tayo ng blood donation drive, yes. Meron tayong paglilinis ng mga coastal communities. Naramdaman naman siguro nila yung pakikipagkapwa-tao natin sa kanila. Ito naman yung panahon na maghingi tayo na sila naman ang makipagkapwa-tao sa atin. Yes, tama po yun. Sir Rotslem, pwedeng pakibasa mo muna yung ating mga nakasulat sa ating wall. Sa wall. Hindi sa mga comment. Sa mga comment. Oh, comment. Yes. Yun po, nanonood po ngayon sa atin si Tatay G, si Sir Gilbert Alarcon. Bumabati po sa inyo ngayon. Mm-hmm. Yun po. At yung mga kalamitan din kasi yung mga nagtatanong dito is, meron po isang nagtanong dito yung about sa if possible po ba daw na magkaroon ng amnesty. Ano po yung... Ang amnesty po ay laging posible naman yun. Yes. Kaya lamang po ay hindi natin pa masabi kung kailan ang panahon at kung kailan mangyayari. So yan po yung mga bagay na ipagdadasal natin kasi wala po yan sa control ng ating pamahalaan kung hindi ng pamahalaan ng Saudi Arabia. At saka sa paglilinaw lang din po para naman mas maunawaan natin sa ating mga kababayan kasi nga sa dami kasing nagrereklamo patungkol doon sa meron kasi kaming na-encounter na yung ayuda nga kailangan nila, then nag-iisip kasi sila na yung polo or the embassy is the one helping yung tutulong. Kaya nasabi po namin, yung nag-post po kayo doon na hindi dapat important. Maging responsible din yung employer ninyo. Mm. Yung tanong kasi namin, tinanong nyo ba doon sa employer ninyo? Mm. Ang sagot kasi sa amin, yung employer namin, masama yung ugali noon. So negative kaagad, yung hindi pa nga nila nasasabi, negative na sila. So kasi pag-isipin natin ng lalim-lalim yung mga ganong remarks mga kababayan, ano? Kasi kung ang talagang tingin niyo napakasama ng employer ninyo, baka balikan kayo ng mga yan, sabihin, ba't kayo nagtrabaho rito sa Saudi Arabia kung ganyan pala ang pananaw ninyo sa amin, no? Meron ding mga kababayan tayo pagka may order of decongestion. Sa katunayan, yung shelter natin dinecongest natin, inilipat natin yung iba sa Riyadh. Because nga of the social distancing requirement. So makikita nyo, kahit na ang pamahalaan ng Pilipinas,
sumusunod sa mga instruction. Eh dito po, pag may instruction na ganun sa mga dahilan ng kababayan natin, ayoko po, nasanay na kami rito sa aming dating tinitirhan. Marami po akong napamiling gamit, hindi ko po maililipat. So makikita mo, yung ganong katwiran po ay katwiran na pangit man pakinggan, ano, parang pangsarili. Yun. Pagka po pinairal natin yung pangsariling pananaw lamang, nangatwiran tayo parang legalistang abogado, eh baka po lahat tayo hindi makauwi ng buhay sa ating bansa. Kasi wala pong pinapatawad na itong sakit na ito. Noon dati, ang sabi ay puro matatanda lang. Yun. Eh may kaso na po sa Europe, mga 12 years old, 20 years old sa UK, eh wag po sanang ganun kasi hindi po yun makakatulong sa atin. At saka po, para po sa paglilinaw din sa ating mga kababayan dyan, yung pong sinasabi ninyo na about doon sa Director General, saan po sila ulit pupunta? Or mag... Hindi po sila pupunta. Magme-mensahe po sila doon sa Facebook page ng Polo. May messenger po yun. Ano? Yung capital P-O-L-O, yun po yung Polo, dash Eastern Region Operations, KSA. O kaya po, doon sa mga teleponong inilista ko, doon sa pinost natin na yun. Ano? Kung di ako nagkakamali, meron pong 14 o 15 numero na nakalagay doon. Pwede nilang. So wag na po ninyong bugbugin yung isang numero lang. Iparating nyo doon sa iba. At ang pakiusap ko nga po, wag pong tawag kasi wala po kaming call center. Natutulog din po kami. Ang maganda kasi kapatid na Amira, yes, and Rochmel, yes, pagka message tapos brief lang, ano? Agad mong maintindihan yung concern at agad mong matutugunan, di ba? Of course, yung pag sinabi kong matutugunan, within a reasonable time. Mm-hmm. Kagaya ng sinasabi ko, malinaw sanang ulit-ulit ito, no? Wala pa po kaming additional na pondo. Yung pong, yes, mga ipinangakong additional na pondo ay hindi naman po drawing. Talagang ipinangako po yon, pero sa kalooban ng Diyos, darating yun sa tamang panahon. Kasi sa ngayon nga po, naka-lockdown yung mga bangko, so wala po pong naipaparating. Kaya anuman pong naipagbibigay namin ngayon ay yun lamang natitipid natin dun sa mga dapat sanang pinaglalaanan noon. Kaya kahit ano pong mathematical formulation o computation ang gawin ko, kung ang expectation po ng kababayan natin ay mabibigyan lahat ng 200,000, ay hindi po yun mangyayari kasi hindi po yun sasapat. $200. Hindi rin po. 200,000 Pilipinos po tayo rito sa, yes, Eastern Region. So yun po, sana maunawaan nila yon. At sana po maging kagaya sila nung isang nabigyan namin na nung maramdaman niya. Kasi usually yung binibigay po namin, ang computation namin yan, ang budget na binibigyan namin, parang 60 SAR per person, good for 10 days. Oh, okay. Ganun po yung computation. So kung sa tingin naman ninyo, makukumbinsi yung employer ninyo, lalo na kung tutulong yung Deputy Director General, huwag naman kayo mag-imbak ng parang 20 days o 15 days. Mm. Diba? Kung pwede nyo yung i-share na dun sa talagang tingin ninyo nagugutom, diba? I-share na ninyo. Kasi, kumbaga para dun sa parable, diba? Yung nagbigay ng iilang kusing ay mas na-appreciate ng Diyos dahil yun lang ang natitira sa kanya. Tama po. Kesa dun sa namigay na mayaman siya, na parang tinga lamang yung kanyang ipinamigay, hindi man lang siya nasaktan. Yes. At saka may lumabas po na video yung dumagsa yung mga kababayan natin doon sa Polo. Ayun po. Oh, yung yun po, sana po yung mga nagba-vlog para awa na ninyo. Yes, yes. Yung mga nagba-vlog, kung gusto po ninyong sumikat, hindi po ito ang panahon para magpasikat. Alam po ninyo na labag sa batas yung gathering of people. Kaya nga po pinagbawal yung public transport eh. So napansin po ninyo yung pumunta sa Riyadh, naka-ban pa sila. So ibig sabihin, talaga, organisado yung pagpunta ron. So si Labat na Sir po at yung mga kasama nating welfare officer, kahit hindi nila expected yun, dahilan sa kanilang pagmamahal at awa sa mga kababayan natin,
nag-produce sila ng pupwedeng ipagkaloob. Yes. Eh, ang malungkot po, minasama pa ng mga nakatanggap na kung tutusin, kung malupit po si Labat na Sir, eh, pwede po siyang tumawag ng pulis karakaraka at pinadampot kayo. Eh, ang nangyari nga po, pumunta, meron pang pumunta the following day. Galit na galit. Nagagalit pa at sinasabing, bakit yung kahapon na bigyan kami hindi nyo bibigyan, eh, nasa tamang katwiran po ba yon? Kaya nga po, dun sa paglilinaw ng ating mahal na embahador, ang sabi niya, dahilan dun sa pangyayaring yon, ay na-warningan ng ating embahada na kapag naulit yon ay ipapasara ang polo dito sa Saudi Arabia. At pag yun po ay nangyari sa palagay po ninyo, sino po ang tutulong sa inyo? Kung sa ngayon ang nakikita niyong sagot sa lahat ng inyong problema, ay polo. Pag nasara po yan, edi, hindi naman po kami ma... You know, kung tutusin po, para yung pa, ano ba yung parable ng pagong. Oo. Sabi nung ano eh, ikaw ay susunugin ko. Eh, sabi niya, sige, sunugin mo ako. Ako'y matutuwa, gaganda kulay ko. Eh, pero pag kung iitsan niyo ako sa tubig, ay hindi ako papayag kasi hindi ako marunong lumangoy. Eh, kami po, retirable na kami sa totoo lang. Walang dahilan para manatili kami rito kung sa practical lang na usapan ng pag-uusapan. Eh, kaya po ako, napaka-prank ako, hindi ako kagaya ng mga batang diplomats natin na ayaw sabihin yung kanilang nararamdaman. Ako sinasabi ko ng diretso, eh pagka ako po'y pinauwi ninyo, kaya nga si Sister Amira, palagi kong binibiro ito eh. Sabi ko, Sister, kailan mo ba ako ipipetisyon na pauwiin? Kasi pag ako po'y napauwi, eh ako, magpapasalamat po ako ng lubos sa inyo. So, magkasunod po tayong uuwi. Oh, so ibig pong sabihin, hindi naman po sa pagyayabang, pare-pareho po tayong nagsasakripisyo sa sitwasyong ito. Kaya makipagtulungan po sana kayo at may awa po ang Diyos, malalagpasan natin ang mga problemang ito. Sabi po, basahin ko lang, no. Ang sabi po ni Sir Gilbert Alarcon, great job po, Labat Raycon. Thank you so much for your love and concern sa mga kapatid nating OFWs dyan pa po sa Eastern Province. Ask ko lang po, if possible, iba na lang po ito, hindi ko alam po ng pangalan kasi Arabi. Ask ko lang po, if possible po ba na magkaroon ng amnesty? Natanong na po yan. Apo yun. Sabi niya, may nagsabi, wow, ang galing ng balita. Tapos sabi po ni Yuji, tanong ko, kung totoo ba yung 1 to 5 Filipino, pwedeng makauwi na walang problema sa papeles? Ano po yung 1 to 5? 1 to 5. Isa o limang Filipino na pwedeng makauwi na walang problema sa papeles. Tapos si Fernando Per, kami po sir na mga tagarakan, basta kung anong dumating sa aming tulong, pinagpapasalamatan na po namin yon. Dahil alam po namin na hindi lang po kami ang mga distress. Yun. Ay, napakarami pong malaking pasasalamat sa ganong attitude. Maganda po yun. At kung meron po kayong makita na mas higit na nangangailangan sa inyo, ay pagpapalain po kayo ng Diyos kung ibabahagi ninyo yung biyaya na natanggap ninyo. Mm-hmm. Doon naman po sa sinabi ni kapatid na Eugene. Gilbert. Oh, Gilbert. Eh, maraming salamat po, pero hindi ko matanggap yung sinabing great job kasi marami pong pagkukulang at maraming dapat sanang magawa. Kaya lamang po talagang dahilan sa kakulangan at kagipitan ay hindi po lahat matugunan ang pangangailangan. So pagdasal nyo po sana kami na matuloy namin yung pagsisikap at makayanan yung mga pagsubok na ito at ganun din yung ating mga kababayan. Kaya nga po lagi naming sinasabi din na bago maniwala sa mga balita na inyong maririnig ay makinig, magbasa at magmasid kung totoo bago maniwala. Kasi katulad nga po nung sinasabi nila na bakit daw ang polo ayaw ipamigay yung $200 na galing sa Pilipinas? Ang totoo po, wala pa po yung pera dito at hindi po hawak ng ating labor attaché or ng polo o ng Riyadh. So, di po ba yun opo, ang totoo? Opo, hindi pa po yun na ipapadala dahil nga po nakasarado ang mga bangko rito. So, sana po maunawaan ninyo yun. Maghintay-hintay po tayo. Totoo po na ipinangako ng ating Department of Labor
At sa record naman po ni Secretary Bello, yung kanyang mga naipangako ay tinutupad niya. So, oh, tama po yun. At saka wag po natin lahat iasa po sa polo or sa imbahada. Kasi alam ko na, alam naman natin siguro yung kakayahan natin bilang mga Pilipino. Marami po dyan na talagang nakikibalita lang at saka sumasakay lang. Kasi sa hirap ngayon, sabi nga ni, ng ating mahal na Labat na yung hindi po pangkaraniwan yung nangyayari ngayon. So hindi po siya, opo, hindi po siya ganun kasimple. Kasi yung kalaban po natin, hindi po natin nakikita. At hindi po natin alam. At saka risky po yung mga ginagawa talaga ng ating polo staff sa mga panahon ngayon. Kaya kunting consideration lamang po mga kababayan. At kung meron po tayong maitulong, mas maganda po yun. So yun po, yung pakiusap natin dun sa mga hindi naman kasing gipit ng iba, kung po pwede po ay tumulong, ano, meron pong iba naman nagsasabi, paano naman po yung pamilya ko sa Pilipinas? Hindi rin po kumikita. So sana po maunawaan ninyo, meron naman po tayong mga kamag-anak sa Pilipinas, meron naman po tayong gobyerno sa Pilipinas. Yung pong polo ninyo rito na maliit na organisasyon, yung ating embahada na maliit na organisasyon, hindi naman po siya pwedeng maging responsable para sa lahat ng Pilipino. So, kumbaga, may kanya-kanya rin tayong katungkulan sa panahong ito. Kaya sana wag ninyong pakataasan ng expectations ninyo kasi yun po ang nagiging source ng frustration. Gusto ko palang ibanggitin yung leksyon kahapon naman ni Dr. Mark Pardo. Mm-hmm. Sabi niya, isang nakakatindi ngayong sa sitwasyon ay yung stress. Mm-hmm. Yeah. No? Pati yung mga doctors po natin ngayon nagiging paranoid na, nadidepress, di ba? Kasi alam nila pwede silang mamatay at any time. So pag dinagdagan po ninyo yan ng mga negative thoughts, lalo nang mapapahamak tayo. Ang isang malaking panglaban dyan, bukod sa paniniwala, pananampalataya sa ating Panginoon, ay palakasin natin yung immune system natin. Tama po. So mabuting pagkain, pahinga, at saka yung mabuting kalooban. Kasi kapag ka ang iniisip mo ngayon ay puro negatibo, lalong manghihina ang iyong immune system at hindi mo malalabanan itong sakit na ito. Oh, so kaya po ako ang isang na-share ko sa kanila. Sabi ko ang isa sa mga sources of peace ko sa kasalukuyang ito o pinanggagalingan ng kapayapaan ng kalooban ay yung realization na hindi lang tayo migrant dito sa Saudi Arabia. Yes. Kung hindi migrant tayo dito sa mundo. Tama po. Yes. Oh, kaya sabi ko handa na tayo kung tawagin tayo ni Lord at any time. kaya lang medyo handa na ba tayo? sa ako yun ang ano ko, Lord, you are our creator. We owe our life to you. If you want to get it back from us at the appropriate time is your choice. 'Di ba? Kaya lang minsan yung iba pinangangambahan maraming naipon, ayaw masayang yung inipon. So ngayon po ang maganda dito sa nangyayaring ito, tinuturuan tayo kung ano talaga yung pinakamahalaga sa buhay. Yes, tama, diba? Po. At yung mga problema nating malalaki na dati iniisip natin walang solusyon, yung palang pinakamaliit na bagay pwedeng gamitin ng Panginoon para bigyan ng solusyon. For example, ang dami nilang batikos dun sa traffic sa EDSA. Ngayon, wala silang makita ng traffic sa EDSA. Diba? Yun lang pala, ang solusyon ay napakaliit, no? Virus na hindi mo nakikita. Oh. Walang ano. Sa China, nagrireklamo sila sa pollution na walang makapigil kahit na yung Communist Party. Ngayon, nabawasan ng pollution sa China. Dati yung mga nirireklamo yung mga asawa nila na hindi makita. Mga anak na katabi na sa dinner table eh nagte-text pa kung kani-kanino. Nasa o ngayon magkakasama sila. Magsawa kayo. Ipagpasalamat po natin sa na malito. Ang Diyos ay napakarunong, yung mga problemang hindi natin alam lutasin ay nabigyan ng solusyon ng Panginoon. So maniwala tayo no, kung kaya niya palang lutasin yung mga hindi natin masolve, yung maliliit na problema na saan natin kukunin yung ating kakainin. 'Di ba? Kaya nga yung tinurong dasal sa mga Kristiyano, give us our daily bread. Bread, yes. Hindi po sinabing give us our 7 days bread or 10 days bread. Monthly bread. Daily. kami nga po yung binibigay namin
pang-pito hanggang 10 araw. So, pasalamat po kayo. Ang tinuro po sa atin ng Panginoon, maghingi lang tayo ng pang-araw-araw. Yes. So, paano po ang atin pong labor attaché, alam naman natin din na may curfew at siya din ay maghapon din sa kung saan-saan nagpunta. So, kinuha lang po namin yung kanyang oras sa panahon na to para magbigay lang ng konting kaliwanagan sa ating mga taga-subaybay at inuulit po. Hindi po lahat ay kaya nilang lutasin dahil tao din lang po sila. Meron din po silang pamilya na nag-iintay sa Pilipinas. Kung ang pamilya po natin ay iniingatan natin na hindi mahawa nitong virus na ito, syempre po, yun din po ang panalangin ng kanilang pamilya sa Pilipinas at yun din po ang kanilang iniisip na makauwi ng ligtas sa kanilang mga pamilya. So, hindi po sila robot. Tao din po sila. Pabayaan din po natin silang matulog ng tama. Hindi lang po tayo ang may karapatang matulog. Hindi lang yes. po tayo ang may karapatang maging tahimik ang pag-iisip. Pero ganun pa man, hindi naman yata natatahimik ang isip ng ating labor attaché. pero kaya pa naman din pong ngumiti at tumawa. Sinasabi po ng ating mahal na tatay ay yung magpahinga tayo, magkaroon tayo ng yung immune system natin, i-consider din po natin na kailangan po din talaga nila ng magpahinga. At yung makatulog man lang ng 8 oras. Tatlong oras. Kaya nga eh, yun po yung, kung iisipin natin, yung pasan-pasan po nila, yung ating mga kababayan. Kaya po, magkaroon din po tayo ng self-responsibility sa ating pansarili. Sa, isa po sa mga post ng ating tatay, si ating labor attaché, doon po sa, sabi niya po doon na ang panahon ng crisis ay panahon ng pagtitiis, pagsasakripisyo, pagtitipid, pagtutulungan, pangunawa, pagiging totoo, at pagdarasal. Kaya nga ako, konti na lang, oh, tingnan mo. Kasi yung parang yung kakainin ko, sinishare ko na. Ah, nag-diet ka, ha? Panahon na rin ng pagre-reduce pala to. Maraming talagang problema yung lulutasin. So, maraming salamat po sa panahong inukol nyo. Pasensya na po kayo sa akin kung minsan ay masyado po akong napaka-prangka. Yung ibang mga counterparts ko, nasasabihan ako minsan, diplomat ka ba talaga? Kasi parang hindi ka pangkaraniwan na ikaw diretso yung sinasabi mo. Sabi ko, wag po sana ninyong kalimutan, ako po ay tiga Department of Labor. Kaya po ang lingwahe ko ay lingwahe ng mga manggagawa. So, diretsuhan po tayo, sa totohanan lang tayo. Pero kahit malakas po yung boses ko at kung minsan ay napaka-prangka kong sumagot, masungit. Mahal ko po kayo kahit na ganun ang sitwasyon. Mapalad po tayo dahil naging kabahagi natin sa buhay natin sa panahon ngayon ng ating tatay, labor attaché Ray de Luz Consperido. May last question. Opo. Yun daw po pang mga katulong ay kasama daw po sa makakakuha doon sa $200? Wala pa pong guidelines kaya ayaw sana naming sagutin ng prematurely yung katanungan na yun. Pero doon po sa paunang pananalita ng ating mahal na kalihim, ang intention po nung programa na yun ay for displaced workers. Okay. Pag sinabi pong displaced workers, ano po ba ang ibig sabihin niyan? Yung nawalan ng trabaho, either temporarily or permanently. Kaya po hinihingi namin na i-define kung ano ba yung displaced. Kaya ako po, itinanong ko mismo sa department, paano, kasi sa Pilipinas, actually, pag kami crisis, hindi yung ganito kalaki, no? Pwede actually i-temporarily lay off ng kumpanya ang worker without the worker losing the job. Ibig sabihin, pag bumalik yung kakayahan ng worker, ay nung employer, iha-hire uli siya. So, merong ganong batas sa labor code. So, technically, hindi siya tinanggal sa trabaho. Pero nawalan o nabawasan siya ng income. Yeah. Kaya yun po, pinalilinaw namin. So, pag lumabas po yung guidelines, ay kami po ang unang magbabalita kung sino po ang masasaklaw. Kaya sana po, maintindihan ng mga kababayan natin, kung hindi naman po kayo tinamaan ng masama nitong sitwasyon nito, ipagpasalamat po natin sa Diyos na tayo ay buhay at may kayang tumulong sa halip na maging kagaya ng iba
na talagang gipit na gipit at nangungunyapit kahit sa patalim. Yan. Pray po. Lang po. Pray Tama lang. Po. Yun po ang ating kailangan. So, hanggang dito na lang po at napaka sobrang pasasalamat po sa ating mahal na labor attaché at binigyan niya po tayo ng kanyang oras. So, pasensya na po sa lahat ng nanonood kung hindi po kayo nabati ngayon dahil kinuha lang po namin ang napaka-importanting oras ng ating labor attaché. Thank you po. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ingatan, gabayan at bigyan ng pagkakataon na makabawi sa sitwasyong ito. Salamat yes po. Po. Maraming salamat. Magtulungan po tayo, magkaisa. Ito po yung panahon ng pakikipag-isa or to be united. Tayo po mga Pilipino, kwan po tayo, mabilis po tayong maka-adapt. Kaya po, alam natin na yung ang bagyo po hindi po nananatili sa isang lugar. Lumilipas po ito, ganun din po itong mga nararanasan natin ngayong krisis. Walang kaya, bagyo sa habang buhay. Oh, wala. Sa iyo nga eh. Sa iyo nga eh. Walang panghabang buhay. Ganon. Yun nga, di ba? Sabi nga, huwag magsalita ng masama at makakasakit sa kapwa dahil yung salita ay hindi na mababawi. At saka po, sa mga page group natin, instead na fear yung mga pinupost natin, yung mga negative, magbigay tayo ng mga encouragement. Katulad po ng ating mahal na tatay dito, talaga makakapulot tayo ng word of wisdom sa kanyang mga pinupost. Kahit maraming salamat po sa inyo. Isa pong kagalakan na nandito po kayo sa istasyon ng Magic Six Radio. Kaya po, sa lahat, mapagpalang gabi po. Alam ko, pagbukas mo ng cellphone mo sa umaga, una mo tinitingnan yung post ni Labat eh. Oo, ini-screenshot ko yun eh. Stalker. Ay, malaman kasi, pala, malaman. Nandiyan nga pala si Sister Laila Algamdi sa labas at saka yung kanyang asawa. Oo, mapupuno yata yung sasakyan ni... Mukhang isang truck na ano yung dinala niya doon, relief. O, manawagan na rin po tayo, Mama Mira, doon po sa... Willing po yung sobra-sobra naman po yung mga pagpapala kahit na sa kalagitnaan ng crisis na ito. Andyan po yung Magic Kicks Radio, andun po yung mga organization na willing din pong tumulong. Mag-message lamang po kayo dahil marami din po tayong mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Hello, share lang po tayo. Doon po sa ganyang point, linawin ko lang po. No? Kung maaari, kung may kakayahan po kayo na tumulong, bigyan lang po ninyo kami ng listahan ng tinulungan nyo para hindi yes. tayo ulit-ulit. Ano? Communicate. Ngayon, kung meron po kayong kakayahang tumulong pero wala kayong pang transport ng inyong itutulong, i-message din po ninyo kami at kami ang pipick up. Yes. Yung mga kababayan naman po natin na nagtatanong kung paano nila ma-access yun, pupunta ba sila sa opisina o sa ganitong lugar, hindi po. Kaya po hinihingi namin yung address ninyo, kami mismo ang pupunta sa inyo kasi bawal nga po kayong gumala. At least kami po, diplomats kami, pagka kami sinita, ay meron kaming katayuan para hindi kami mapahamak o makulong. So, wag po kayong gumalagala. Ang payo po, stay at home. Yun lamang pong mga nasa essential services kagaya namin ang pinapahintulutan na medyo umikot. No? Kaya yun nga po, pasensya na po, medyo nakutusan natin ang ating labor attaché or ang mga taga-polo para i-distribute yung ating konting nakayanan sa pagtulong sa ating mga kapwa OFW. Pasensya na po. Maraming kayo, salamat po sa pangalan po ng mga kababayan natin humingi ng tulong. Also, Sir Richie Ocampo Pacho, Brother Eagle Alvin Miranda, O'Brien Maria, Fernando Per, E.G. Warren, Rubilin, Bacalso, Perarpico, Odadios Tabak, and maraming salamat po sa lahat. Sa mga naghihintay po ng food assistance, maghintay lang po at may darating. So, yun po, nililista lahat ng mini-message nyo, no? Nililista po namin yan, ina-arrange at syempre may clustering po yan kung para mas efficient ang pagpunta sa inyo. Kaya huwag po kayong mainip, sa abot po ng aming makakaya ay kung meron tayong nakuhang tulong, papaabot po namin sa inyo lahat yan. Okay po. Salamat po at thank you po sa cook na nandun doon sa kusina. Salamat po. Maraming salamat po. Yes. One more page group. Face the
Manood, makinig sa Live ng Magic 6 Radio.